yung ibig sabihin niyan, winter. Kala ko malakas na yung ano eh, puli set lang eh. Ngayon mas ilalakas pa pala. Let's go! Puli set, wing bill, the best na combination. Matandaan nyo ha, kung hindi kayo marunong magabit, pakabit nyo na lang sa marunong. Right, what's up mga bro? May good news ako sa inyo. Dumating na yung powder coated wing bill natin. Kukunin natin ngayon kay M. David sa may ano, Severa Bacolor. Ayan, nagmaps na ako. Tapos nagpa-reserve na rin ako ng ano, super oil. Kuha din ako ng super oil. Ang meron niya Tapos nagpa-reserve na rin ako ng speed tuner na super oil. Bibili din ako nun. Nagpalit na rin pala ako ng ano, clutch spring. Nilagay ko na yung 1500 RPM na clutch spring. Bumalik na yung ano niya, lakas niya. Hindi na siya kinakapos. Malakas na yung arangkada, tapos dumudulo na. Dumudulo na ulit. Ayan, kasi nga si OBR ngayon eh, kayang-kaya kami talagang buhatin. Yun, ito na kami sa gate. Ito na yung Severa. Ano ba? Thank you. Ayan, punta na tayo. Hanapin lang natin. Ito yun, Calle 46. Wala ko, 49 eh. Kadigot kami doon, wala. Dito pala. Kanan. Oh, yun, ayun. Ayun na. Ayun si M. Kunin ko na lang yung ano. Kukunin ko na lang yung bell, tsaka yung ano. Ito na yung speed tuner bell. Ganda. BTF. Ay, tsaka ano bro, yung super oil. Yung 40 ano eh, mas mababa lang yung viscosity, no? Bro, swap tayo, swap. Ang dami ha. Ay, Rido. Ano bro, balik na lang ako next time pag ano. Salamat ha. Bro. Alright. Nakuha na natin yung ano, ping bell tsaka yung super oil. Kabit na lang natin mamaya pag uwi. Alright, what's up mga bro? Ito na yung wing bell natin, speed tuner wing bell tapos super oil. Pakita ko muna sa inyo yung difference nya sa stock na bell. Ito yung stock, ito yung wing bell. So pares lang yan na stock bell, difference lang nila ito modified, kaya siya tinawag na wing bell. Kasi ayan o, kita nyo yan, yung naka press fit na yan, yan yung wing. Tapos pansin nyo, eto, na siyang guhit-guhit. Kasi para din siyang heatsink eh. Yung trabaho ng heatsink para mas mabilis palamigin yung bell. Ayan, press fitted, ayan, maganda yung pagkakalapat. Lapat na lapat talaga. Walang siwang, ano. Walang siwang, ayan, walang siwang yan. Press fitted. Tapos powder coated. Tapos syempre mas mabigat to, itong wing bell na speed tuner. Kasi nga meron sya nito eh, additional na bakal dito. Ano bang purpose nito, itong bakal na to? Ayun nga yung wing nya, parang sya yung reinforcement nito. Parang mas matibay sya. Hindi sya basta basta mauoblong. Kasi nga yung stock na bell, kapag bumubuka yung lining di ba? Tapos pag matagal ganun nagda-drive, pag umiinit na sya, parang tinutulak niya eh. Kaya pag mainit, may chance siya na mag-warp. Parang ito bubuka kasi mainit. Pwede siya ma-deform. Lalo kapag yung lining mo pudpud na o madami ng dumi. Kapag yan nagda-dragging, mas malaki yung chance na mag-overheat yung bell nyo. Kasi may slide eh. Mas ano yung friction niyan. Kaya nangyayari minsan sa mga stock na bell, nagkukulay ube. Parang talong. Ah, mabibengkong yung bell nyo pag ganun. Kaya ang ginawa ni Mickey Maso, nilagyan niya nito yung reinforcement dito na press fitted. Hanggang lapat na lapat. Yan. Para mas less yung chance nga na mauoblong siya pag nag-overheat. Tsaka hindi na to ganong iinit kasi nga ito may heat sink. Ang isa pang nabibigay nito dahil nga mabigat siya, 'di ba?
mas marami siyang na-store na rotational inertia. Parang energy 'yon pag umiikot 'yan. So nag-aid 'yon sa ano, pagdulo ng motor mo. Pwede kang madagdagan ng top speed dahil diyan. Familiar naman kayo siguro dun sa term nila, ano, power of momentum. Ayun yun, yun yung concept nun. Yung energy na na-store niya. Yan, yun ang bumabato, kaya mas dumudulo. Eh, sobrang bilis na ikot eh, tas mabigat, maraming energy. Ang downside lang, parang di naman talaga siya downside eh. Ihina ng konti yung engine brake mo. Kasi nga, yung forward momentum, yung rotational inertia, mas matagal siya maubos pag nagme-menor ka. Kaya mas hihina yung engine brake. Makabit na natin yung wing bell natin. Linis ko na rin yan, yung loob. Tinan nyo, ang gaspang pa. Brand nyo kasi ito eh. Di kasi siya gumagawa ng wing bell na ano, yung second hand. Ang gamit na. Kasi nga, once na ginamit mo na yan, yung bell, nagwa-warp na yan eh. So, hindi nakakasya itong bakal na to. Kasi nga, press fitted. Kailangan bago na wing bell. Yun yung mga ginagawa niya. Bit na natin. Yan o, sakto yung fit. Saktong-sakto kasi yan. Kasi nga, ano yan, stock na modified yan. Itong washer natin, ito. Meron niya yung flat side. Yung flat side dito. Yung nut, may flat side din yan. Pitan ko muna. 19mm. Ayan ako niyan. Dito naman tayo sa Speed Tuner Super Oil. At yung nabili ko, yung ano, 10W50. Yan. So, itong 10W50, yan yung viscosity ng langis. At itong unang number, yung 10W, yung W ang ibig sabihin yan, winter. So, yan yung lapot niya kapag ano, malamig. Halimbawa, umaga, cold start. Yan, 10 yung lapot niya. Tapos kapag mainit na, oh, tumatakbo na yung makina, yan, 50 yung lapot niya. Feeling ko ano to, semi-synthetic. Kasi kapag full synthetic, may nakalagay na 100% synthetic or full synthetic. Kapag ganyan, semi-synthetic yan. So may halo siyang ano, iba. O ano to, 1/4 to. Ngayon, parang di kayo mahirapan. Ito, meron yan eh. Kaso mahirap si patin eh. Yan, may values. Ito yung ohms. Yan o. Ang lalagay natin dito, 28 ohms. So, equivalent nun is ano, 800 ml. Yan, dinrain ko na kasi yung ano ko eh, langis ko eh. Dinrain ko sa drain plug sa ilalim, tapos yung strainer nilinis ko rin. Kaya 800 ml ang ilalagay ko. Kapag hindi nyo dinrain yung strainer, 700 ml ang ilagay nyo. Ayan, ito. 28 ounce ang ilalagay natin or 800 ml. Ito, itong gagawin ko, hindi ko kasi masipat yung loob eh. 28 ounce, 800 ml. Sali natin dito, ilalagay natin para sakto, para malaman din natin gaano karami. Yung alam ko yung 1/4 ano eh, around 900 plus ml. Check natin ah. Salin mo natin lahat. Kailangan nga pala itong alugin. Nakalimutan ko alugin eh. Ayan na, sabi ko sa inyo kanina. Yung 1/4, 900 plus. Yung tama, 900 plus. 920 to 30. Bago nyo sasalin, nakalugin nyo ah. Shake well. Bawasan ko na lang ulit. Yan, sobrang konti sa 800 ml. Hindi naman yan haapaw sa ano, nalabas ng airbox. Kapag 1 litro nilagay mo, yan, haapaw talaga yan. Ayan, sali na natin. Ating dipstick. Tapos imbudo. Meron talaga nabibili imbudo pang dito eh. Kasi wala ako nun. Kaya okay na to. Ulit, bago isalin, alugin muna. Shake well. Para mahalo yung kasoy sa loob.
Sinabi ni Miggy yun eh. Nahaluan daw niya ng kasoy. Tignan niyo yung kulay oh. Kulay ano? Gray-gray. May kasoy extracts pala to. Kaya din pinasobra ko to ng ano, ng lagay. Kasi nga, di naman lahat yan masasalin mo eh. May iiwan sa lalagyan. Mas okay lang yung pasobrahan. Hindi naman yung lalabas sa airbox. Ngayon sabi ko, pag isang litro nilagay mo, yan, talaga lalabas sa airbox yan. Sobra-sobra na yun eh, sa capacity ng makina nito. Naman din naiwan. Hindi ka na magsasaid. Mas maganda nyan, alug-alugin nyo muna yung motor. Para lumabas yung mga hangin kung meron man. Ah, pag medyo nalug nyo na, pwede na ibalik yung dipstick. So hindi natin masusukat yung level nito. Tagilid kasi dito eh. Pag ganun, nakaganun yung lupa. Hanap pa tayo ng pantay na pwesto. Kung gusto natin ma-check. Ano okay na yan. Start muna natin yung makina para mag-circulate yung ilagay natin na langis. Super oil. Umiikot, dispose natin to lumang langis. Right, what's up mga bro, testing na natin to yung wing bell natin na bagong kabit. Hindi pa natin muna itatop speed to kasi kailangan natin i-break in yan eh. Kailangan natin palapatin yung surface ng clutch lining sa ano bagong bell. Kaya di ba magaspang pa yung bell. Hindi pa yan lalapat, di pa yan kakapit ng sobra. Hindi pa niya bibigay yung full potential. Break in muna siguro ngayon, first impressions na lang muna. So, una ko napansin kapag ano, kapag bibigyan mo siya ng gas, magka-throttle ka, medyo delay ng konti yung andar. Kasi mabigat yung bell eh. Para nangyayari, mas magkakaroon siya ng buwelo bago umandar. Kaya parang ano, dumadamba. Kaya parang yung sa pag nagtigas ka ng ano, center spring at clutch spring, parang dumadamba. Ngayon, mas lumakas yung damba. Eh, napansin ko kasi nga, mas mataas na RPM eh, bago bumuka. Bago siya umandar. Kasi mabigat yung bell. Parang pwersado o naiipon na yung energy bago siya bumato. Bago kanya iandar. At yun nga lang yung ano, engine brake. Pag nagbitaw ka ng throttle, ang bilis mag free wheel. Kasi nga matagal maubos yung ano, yung stored niya na ano, rotational inertia. O yung momentum niya, kaya masimple. Power of momentum. Kata nyo, tumadamba no. Para binubunot. Ilan na kayo kapag te-take off ka? Kasi may iiwang ko eh, parang binubunot eh. Lumakas yung torque. Lakas ng bato oh, konting piga lang. Talagang binubunot ka niya, tinatapong ka niya. Punta tayo dun sa ano, pinuntahan natin last time. Para matesting natin yung ano nito. Sa downhill tsaka sa uphill. Tingnan natin kung may nagbago ba. Pakiramdaman lang natin. May ako pa lang talaga magagamit to. Kapo ko kasi ito kinabit eh. Lakas. 80 agad oh. 90. Lakas. Lakas ng bato. Grabe tong wing wheel na to ah. Kala ko malakas na yung ano eh, pulley set lang eh. Tsaka springs. May mas ilalakas pa pala. Saktong sakto to pag may back ride. Lakas ng bato eh oh. Gano'ng kalakas yung ibigay mong RPM sa gas, gano'ng ka rin niya kalakas ibaba to. Kasi mabilisan. Lakas pa ng hangin oh. Saglitan lang yung 100. Nila yung engine brake niya nga humina talaga.
kailangan magpe-preno ka. Kaya naman talaga eh, pe-preno ka dapat. Kaya may yung engine brake na pag binitaw mo yung throttle na medyo nakakagat, hindi siya ganun kalakas bumagal. Hindi na siya. Hindi kagaya dati. Corner oh. Alas ang pwersa eh. Napatry natin doon, uphill downhill. Tingnan natin. Di mo na tayo magta-top speed ha. Kailangan natin palapatin yan. Break in is the key. Talaga, pag bago pa, kailangan mong palapatin para makuha mo yung full potential niya pagtagal. Makikita nyo rin yan sa mga future vlogs ko siguro. Paglapat na lapat na yung lining natin sa bell. Tingnan natin kung hanggang saan yung top speed, kung ano. May dadagdag pa sa 111. Ngayon, try natin dito. Downhill naman, tsaka uphill. Bundok na kasi itong part na to eh. Kaya maganda rito mag-try. Ayan, testing, uphill. Oh, lakas ah. Nice. Malakas. Kaya kong buhatin. Downhill naman, downhill. Engine brake. Hindi ako pepreno natin. Nakakagat yung ano ko, clutch ko at throttle. Wala, mabilis talaga siyang ano, mag engine brake. Hindi kagaya dati yung last time. Yan ako kahit i-blip ko. Nag-i-stay naman siya sa 40 pero umaangat. Siguro paulit-ulit ka ng blip para kumagat na kumagat yung lining para sa engine brake. Yan, ang lakas oh. Dami nilang nai-store na ano eh, rotational inertia, yun nga. Kaya humina yung engine brake. Pero okay lang yun, ipreno ka naman eh. Preno talaga makapagpatigil sa'yo, hindi engine brake. Ang lakas na ano, wing bell. Maganda quality. Tapos yun, hindi pa mabilis mag-init yung ano mo, bell mo. Kasi nga meron siyang ano eh, meron siyang heatsink, parang heatsink. Tapos matibay. O, pag hindi mag-init yung bell mo na sobra, hindi ka magdadragging, hindi yan i-slide. Kaya ang daming benefits yung ano, wing bell. Downhill. Umina lang siya, konti lang naman. Minimal lang. Okay itong wing bell, panalo. Solid na ano to, upgrade to. Maganda isabay nyo to sa pulley set. Pero kayo, tingnan nyo muna, trial and error. Or ano, tingnan nyo kung ano magbabago sa takbo ng motor nyo pag paisa-isa ng kabit. Pero kasi talaga, set talaga yung recommended nya eh. Para isang kabitan lang. Like super oil. Ano, pansin ko hindi na siya gaano ka vibrate sa ano, sa footboard. Kaya mga ganung takbo ko mga 30 minutes to 1 hour ganun. Pa-vibrate na siya eh. Siguro dati siguro dahil sa luma na yung langis ko eh. Ano? Kaya ma-vibrate na talaga luma na langis eh. Pero malalaman natin pag nilong ride namin to yung performance ng super oil kung maganda ba talaga. Kung hindi siya ma-vibrate sa makina. Pag matagal ka na nagda-drive o malayo-layo na yung binabiyahe mo. So far, ang ganda ng response sa acceleration. Para smooth yun lang is eh. Maganda siya. Ayan niya, sabi ko nga, kailangan pa natin talagang i-long ride to para mas mabigyan natin ng magandang ano, or mas matest natin kung maganda ba talaga siya. Pero ngayon, wala talagang vibrate eh sa footboard. Galing ah. O yung lumang langis natin pala ano, i-dispose natin, dadali natin doon sa ano, gasoline station. Saan nila natin ipapadispose. Kasi hindi mo yung pwedeng basta-basta itapon sa basurahan eh. Mga ano, sila magdi-dispose nyan. Kasi nga, harmful yan sa environment. Walang vibrate oh. Wala, walang vibrate sa footboard. Sobrang smooth pala nitong super oil eh oh.
Wala, ang hina ng vibration niya. Hindi kagaya dati. Sobrang lakas. Bro, pa dispose din ako nito. Lumang langis. Ano po yung laman yan? Yung ano, Shell AX7. Yung pinalit ko. Speed tuner, super wild. Harmful yan eh. Hindi pwedeng kitapon basta-basta sa ano eh, no? Oo, kailangan sa ano. May mare po kasi tayo eh. Lagay na mag-school. Ah, ayun. Lakas itong wingbill. Ayan, lumapat na. Magpo 14k na tayo eh. Parang naka 300 o 400 plus na yung tinakbo nung wingbill natin na bagong kabit. So medyo lumapat na siya sa lining. Maganda na ilapat niya. So panalo talaga itong wingbill na to. Ang lakas dumulo. Ayan, dumudulo na naman oh. So maganda, nakukuha niya yung top speed na mabilis. Kaya dumudulo talaga wing bell. Ano, napansin ko yun nga, pag nag throttle ka sa una may konting delay, konti lang, lalo pag may angkas ka, samdam mo galit yung makina. Pero pag nakabuelo ka na, pag umaandar na, sobrang lakas na ng momentum niya. Pipitik-pitik mo na lang yung throttle, laro-laro mo na lang, gana niya dalhin. Kaya hindi stress yung makina. May mga nagko-comment kasi eh. Stress daw makina, ba't daw ako nagtigas ng springs? Kasi hindi ka talaga tutuli ng ano eh, wala kang RPM eh. Kailangan mo ng buwelo, mataas na RPM para bumilis ka. Pag nakuha mo na yung buwelo, may momentum na, lalaroin mo na lang yung throttle. Sobrang ganda na nabigay niya ng ano, power. Based on experience yun ha. Yung gas consumption naman daw, malakas daw sa gas consumption pag nagtigas ng springs. Pares lang. Kung may difference nga, konti lang. Binanggit ko naman na yan eh, sa ano eh, sa vlog ko nung pulley set. Ngayon nagdagdag pa ang wing bell, halos ganun pa rin yung gas consumption. O siguro dahil sa motor ko matipid. Pero ang number one kasing rule dyan eh, hindi ka bibilis nang hindi ka lalakas sa gas. Kasi nga mga scooter ano yan eh, RPM dependent yan eh. Kailangan mo ng mataas na RPM para katumulin. Pag mataas ang RPM mo, dagdagan ang gas consumption mo. Yan lang yun. Ayan, nabigyan ko na kayo ng top speed nito ng wingbill ha. Ang lakas no. Grabe, wingbill. Pulley set, wingbill. The best na combination. Kung taga dito kayo sa Pampanga, pwede kayong mag-message kay M. David. Sa kanya ko nabili. Pinakita ko kayo na shop sa Severa Bacolor. Bili kayo sa kanya, pa-order kayo. Pag walang stock, pwede naman siyang umorder eh. Pukuha siya kay Mickey Maso. Tapos nagkakabit din siya noon, syempre. Siya na nagkakabit. Nagkataon lang talaga na medyo busy siya nung ano eh. Tsaka rest day niya daw eh. Kaya ako na nagkabit. Madali lang may kabit yung bill. Pero kung gusto niyo magpatono, saan niyo na kayo magpatono? Kung ano, taga dito kayo. Ngayon, kung taga ibang lugar naman kayo, join kayo sa ano, sa Speed Tuner Official Group. Meron kasi doon mga reseller na nagpo-post eh. Para malaman nyo yung mga malapit sa lugar nyo. Wag na wag nyo ikakabit ng kayo lang kung hindi nyo kabisado. Lalo yung pagkakabit ng CVT, medyo komplikado yan eh. Hindi mo komplikado, kumbaga ano, maselan siya. Lamang tama yung proseso ng pagkakabit mo. Kung marunong ka naman na magkabit nyan, okay lang. Sundin mo na lang yung recommendation ni Mickey Maso mismo ha. Minsan kasi daw iba-ibang shop, iba-iba recommendation. Masundin mo yung kay Mickey Maso na recommendation. Panoorin mo yung mga videos niya. Marami kang matututunan, promise. Yung kanya kasi ano eh, theory plus experience. Kaya mas maganda yung timpla niya. Kasi ako, ang pinag-aralan ko lang, theory. Kung ano yung function ng mga pyesa, anong relativity nila. Kaya yun ang binasihan ko.
So ngayon, doon nga na nakikita ko yung mga videos ni Mickey Maso. Bagong join lang naman ako doon eh. Inaral ko lang din to eh, itong speed tuner. Marami akong nakita na videos niya na in-explain niya yung ano, relativity ng pyesa. Kaya ano, mas naiintindihan ko pa lalo. Kaya yun ang pinakamaganda. Kung marunong ka o kung alam mo yung theory, kailangan samahan mo yan ng experience. O tandaan nyo, kung hindi kayo marunong magkabit, pakabit nyo na lang sa marunong. Kung nyo ipilit, mahirap mag DIY pag ano, sablay. Tapos masisira yung pyesa, sisisiin sa pyesa, sablay yun. Kaya nga DIY eh, do it at your own risk. Grabe talaga torque nito. Para kayo nuhugot eh. Sobrang lakas ng torque, lalo lumakas. Kayong next vlog natin, ano, titimpla na tayo ng bola. Try natin, straight 14, straight 12, tapos 12-14, tigta tatlo. Try natin yan. Kung alin yung pinaka magugustuhan ko o yung ano, pinaka okay sa akin, tsaka pag may angkas, magaan ng bola, na hindi nawawalan ng dulo. Yan, importante rin yan. Pag nawala ka na ng dulo, ibig sabihin, sobrang gaan na ng bola mo, lumabas ka na sa power band. Explain ko na lang yan, next vlog. Natapusin ko na siguro dito yung vlog. Alright mga bro, ride safe. Uwi na ako.